Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's Vin Exclusive. And syempre, magkikita-kita na naman tayo today. Yehey! And for today's video, sasamahan niyo ako. Idedemonstrate ko lang sa inyo or ipapakita ko sa inyo on how to do yung cruise control dito sa ating Tigo 7 Pro. And then pangalawa, kung paano ba gumagana or nag-work yung ating auto hold function. Before we start, so I would just like to shout out kay Boss Kino Kimpo. Mabuhay ka from the group of Cherry Tigo 7 Pro Philippines. And kay Boss Marvin Casmariñas. Pero syempre, bago tayo mag-proceed doon, dapat alam natin kung saan natin pipindutin para kapag nagda-drive na tayo, syempre, hindi yung, ay teka, nasan nga ba yung cruise control, nasan nga ba yung auto hold function? So, madidistract yung driving habit natin or yung pagmamaneho natin kung nasa traffic man tayo or nasa long drive. So, dapat alam natin yon. Pakita ko po sa inyo kung saan siya located and at the same time, ayun na naman tayo sa at the same time, di ba? Naging habit ko na din. Anyway, papakita ko sa inyo kung saan siya located para kapag minamaneho natin yung Tigo 7 Pro natin, so alam natin kung saan natin pipindutin para hindi tayo nadidistract sa pagmamaneho natin. Meanwhile, ayun, so walang patumpik-tumpik pa, diretso na agad. So ito yung pinaka-button natin sa cruise control function natin. So ito yung i-on na natin. Tapos ito naman yung ating cruise control cancel or turn off na natin kung ayaw natin gamitin. Tapos pwede nating i-set. For example, naka 40 na tayo or 50, so pwede nating bitutin si set and then automatic mag-engage na yung ating cruise control function. Kapag gusto naman nating dagdagan yung speed, then this one. Okay, so ang minimum speed na pwedeng gumana si cruise control is at 40 kilometers per hour. So ito naman kung gusto nating bawasan yung takbo natin. So ito lang apat, 1, 2, 3, and then 4. And isang logic doon, rest natin si gas and then si brake automatic, mag-disengage na yung ating cruise control function. Okay, and then later papakita ko sa inyo pag tin-rest natin to. So may mag-a-appear naman doon, cruise on. Tapos pag na-hit na natin yung kilometers per hour, na minimum speed or yung gusto nating speed din, automatic, pwede na nating i-set. Okay, so yun yung magiging takbo niya. Second, ito yung ating auto hold function. So paano ba nag-work to? Again, this button is for the handbrake. So naka-engage ngayon, so color red. And then kapag si auto hold naman, pin-rest natin, color red din siya. And then makikita natin dito, auto hold active. So kapag nagpreno tayo, full stop, kapag nasa traffic or let's say nasa stoplight, continue pa rin naka-engage yung brake natin kahit na hindi tayo naka-handbrake. First muna, pakita natin si cruise control. So nandito ako ngayon sa Philippine Arena papunta dahil ako ay paluwas. So maluwang dito, walang masyadong dumadaan. Naka-neutral pa ako, ginagawa ko is disengage by pressing this one. Ayun, pag binadinig kayong toot na mahina, automatic naka-disengage na yung ating brake. Okay, so punta tayo sa drive. And so, drive na. And let's try muna yung ating cruise control. So, let's go! Ayan. So, reach natin yung 40. Tapos, iset natin sa cruise control. 40. 30. 34. Ayan, so for example, okay na, diba? So press natin to. Pag pin-rest natin, ayun, nakikita natin, cruise. So pagka okay na, 46, press natin to, si set. Ayan, so naka-cruise control na po ako. At 48. Ayan, so okay, so diretso na yan, cruise on. Now, para dagdagan natin, again, press natin si rest positive. So ito yon, RES positive. So press natin into, magbabago naman eh. Gawin natin 60. Tapos i-reach niya yung 60. Ayan, tapos sustain na yung takbo natin at 60. So again, syempre sa road natin sa Philippines, may pataas, may pababa. So ibig sabihin, pag sinetan si 60, nagiging 61, nagiging 59, 60, 62. So ayan, pero ngayon consistent na kasi patag na yung daan natin. Ayan, so 60. Cancel na natin kasi pakurba ang ating daan. So, ang ginawa kong cancel, wala akong pin-rest sa ating button, pero pin-rest ko yung ating preno. Ganun lang siya nag-work, super effective, and masasabi ko, paka sarap gamitin sa long drive natin kung pupunta tayo ng Subic, ganyan, pupunta ng Tagaytay, ng Baguio, and all.
So yun. Next naman natin, papakita ko sa inyo yung ating auto hold function. So stop muna ako sa gilid. Now, para mag-work naman yung ating auto hold function, again, dapat alam natin saan pipindutin. Ito lang yun. Press natin. Ayan. Tapos makikita natin sa ating LCD panel, auto hold active. So, tanggalin mo natin si hazard. Kasi pa-NLEX na to eh. Ayan. So, pakita ko sa inyo quick lang. So, tatakbo tayo. Okay? So, tatakbo tayo. Ayan. So, for example, traffic. Okay? Kahit di naman traffic. So, press ko lang na matagal si brake. Ayan, so naka-brake ako. And then automatic lalabas yung color green. Ibig sabihin, naka-active si auto hold natin. Okay? And remember, patayo tayo dito or paakyat. Ayan, pataas yung daan natin. Ayan, try nating bitawan. Okay? So tatanggalin ko. And hindi ako umatras kasi naka-active pa yung ating auto hold. Alright? So mas mataas doon, try pa natin ang isa. Again, pagka mag-disengage na si auto hold function, press lang natin ito. So, press lang natin. Ayun. So, automatic nawala yung color green na ibig sabihin hindi na naka-engage yung ating auto hold function. So, mas mataas dito. Okay? So, pataas yan. So, magpipreno ko ulit. Full brake dapat. Full brake. Zero. And nag-active na ulit si ating auto hold function. Okay? So, again, hindi na ako nakatapak. And patayo to. Or pataas. So, super effective. So, kapag ka nasa traffic, nasa stoplight, talaga namang hindi ka preno ng preno or handbrake ng handbrake. Later. Ayun, so na-demonstrate ko na or napakita ko na po sa inyo kung paano yung nag-work yung cruise control and yung ating auto hold function dito sa unit natin, which is Chery Tigo 7 Pro. Anyway, yun lang muna ang vlog natin for today. So, abangan nyo po yung susunod nating vlog. Siguro tomorrow, i-continue ko yung vlog ko na bumili ako ng bagong battery ng ATV. So, papaandarin natin siya and papakita ko sa inyo kung nag-work pa ba yung ATV ko. Yes, nag-work pa siya. So, update ko na lang kayo sa next vlog natin. And also, thank you po sa lahat ng sumusuporta sa YouTube channel ko. Abangan nyo lang po yung mga i-upload nating vlog dito. So, mapapasyal man tayo, mapa-road trip, mapa-ATV, kahit sang places. So, samahan nyo po ako sa mga iba vlog ko pa soon or in the future. Thank you so much for watching today and magkita-kita po tayo sa susunod kong vlog. Don't forget to click like, share, and most especially subscribe. And don't forget to hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga vlogs na gagawin ko pa. Para kahit walang kwenta ang araw nyo, ma-feel nyo pa rin na exclusive kayo. And don't forget na mag-give love sa mga bagay na ginagawa natin para at the end of the day, maging successful tayo. Thank you so much for watching and see you on the next one. Bye mga V-Nex! Ingat po tayong lahat!